ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tinanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sino ka ba para may maisagot kami sa mga nagpapapunta sa amin? Mula sa Jerusalem, naglakbay ang ilang mga pari at mga levita, pati na rin ang mga Pariseo patungo kay Juan Bautista para tanungin siya. Lumikha siya ng ugong sa maraming mga pamayanang Hudyo dahil sa kanyang pangangaral at pagbibinyag. Tinawag niya ang pansin hindi lamang ng mga taga-Galilea kundi pati ng mga importanteng tao sa Jerusalem. Hindi nagpaligoy-ligoy ang mga nagtanong kay Juan Bautista. Kailangan nila ng sagot, hindi dahil interesado sila sa katotohanan. Sapat na para sa kanilang makapiga ng isang sagot na maaari nilang dalhin pabalik sa Jerusalem. Hangad lamang nila na matuwa ang mga nag-utos sa kanila sa anumang impormasyong makukuha nila tungkol kay Juan Bautista. Nakakalungkot isiping sarado sila nang nagsisimula na ang pagbubunyag ng Diyos sa pamamagitan ni Juan Bautista. Wala silang interes sa hiwaga ng Diyos. Pagsasagawa. Mahalaga na may kaalaman tayo tungkol kay Jesus, ngunit dapat na ilalapit tayo ng kaalamang ito kay Jesus at hindi ang kabaliktaran. Ugaliing magbasa ng Biblia araw-araw.